Hello guys, ayan, third night na ngayon ng panonood natin ng mga Lihim ni Urduja. Ako, pasensya ka na. Ako po bahala dyan, linisin ko po yan kumaya, lol. Tendant daw po kami ni Urduja. Guilty sila. Umamatay ako sa consummation dyan sa atak mo! May alam silang dalawa. For sure. Ay, hindi ko kayanin. So, ampun pala talaga si Jem, okay? Gumising ka! Kinuha niya ang Facebook tsaka yung contact details ni Crystal. May pa 2 pieces doon, nakita niyo yon? Pang malakasan. Oh my gosh. Pa-intense ng pa-intense. Halfway pa lang sa week. Oh my gosh, grabe to guys. Hindi ako nagsisisi na sinimulan ko tong mga Lihim ni Urduja. Hello guys, ayan, third night na ngayon ng panonood natin ng mga Lihim ni Urduja. Very excited na ako, hindi lang ko, kayo din, kasi marami tayong kailangan malaman sa mga ganap dito sa teleserye na to. And so far, so good, maraming na-unveal, and alam ko marami pang ma-reveal pa sa atin ng mga Lihim ni Urduja. And ang masasabi ko lang, way to go sa GMA in making quality talaga ng mga teleserye, kagaya nito, na may touch ng history, may natututunan yung mga kabataan. And maganda yung quality ng fighting scenes nila, hindi pucho-pucho, talagang nag-rehearse ng maayos and pinag-isipan. And grabe ang mga fashion sense nila dito, marami nagko-comment kahapon na sobrang ganda. So ayan, panoorin natin ulit and we'll see kung ano pa mga kaganapan dito. Let's go! Sino kaya? Anong laman ng box na yun, ha? Bakit umiilaw yun? Nakita mo rin yun? Saan nagagaling yung tunog? Tinugin ng budyong. Bakit yung naririnig yun? Ngayon sabihin niyo sa akin. Oh my God! Back to base. Manix, barilin mo na muna sila. Wala na tayong oras. Nakasigurado ako makakabangga pa natin yung dalawang. Parang naman nakakasigurado yun, Manix. Curious ako kung sino sila. After all these years, kayo lang pala ang makakahanap sa isa sa mga prize jewels ni Urduja. Mabuhay ang Empire Tech! Si Chairman nandyan ba? Chairman, meron lang gumukulo sa akin. Tungkol doon sa kakaibang tunog na nangagaling doon sa ancient box, meron siyang kakaibang liwanag. Pinagtataka ko bakit ako lang nakakita. Ang priority ko is mahanap natin yung grupo muntik nang pumatay sa atin. Pero ang hiyas na sinasabi mo, wala akong pake dyan. Kailangan mo nga magkaroon ng pake. Kasi hindi lang yun parte ng heritage at history ng bansa natin, parte din yun ng buhay mo. Ng buhay ko. Ng buhay nating dalawa. Kasi nga, like me, descendant ka rin ni Urduja. Believe me, tayo lang mga descendants yung nakakarinig nung budyong sound na yon yung kanina. Pati tayo lang yung nakakita ng mga anting-anting jewelry na umiilaw. Kapag narinig natin yung mysterious sound na yon, para bang tinatawag tayo ng mga hiyas para protektahan sila na hindi natin nagawa kanila. Sadly, uy, Nee, ang cute mo naman. Kaya parang hindi ko kumakain na. Uy! Talaga bang mas pinapansin mo yan kasi sinasabi ko? Mas importante yung sinasabi ko. Sorry. Ito na lang, meron ka ba? Ebidensya na lahat ng sinasabi mo tungkol sa Urduja na yan is totoo. Sa lola ko,
As Urduja's descendants, we are destined guardians of her powerful jewelry. Kaya kapag napunta yung mga hiyas sa mga masasamang tao, we must prepare for the worst. Pwede bang magmukoy pressure? Kailangan ko lang imbestigahan, okay? Lalo na't napaka-weird ng mga kinukwento mo. Umuwi ka na, tsaka matulog ka na. Sure ka, makakatulog ka tonight knowing na narinig mo yung budyong na yon at nakita mo yung mga jewelry na umiilaw-ilaw? Ano to, guilt trip? Ha? Miss, alam mo, inaantok na ako. Kaya pwedeng magpahinga na tayo. Ikaw din, kailangan magpahinga. Baka maluto na yung utak mo sa lahat ng iniisip mo. Dahil mo sinasabi. Hoy! Totoo yung sinasabi ko, ha? Totoo talaga, promise. Hindi ako nababaliw. I'm not crazy, okay? Okay. Uy! Ma'am! Ma'am, maniwala ka! Descendant ka ni Urduja! Ma'am! Uy! Descendant ka rin ni Urduja. Ano naman ang box na yun, ha? Bakit umiilaw yun? Nakita mo rin yun? Totoo kaya yung sinasabi ni Crystal? Yung pag-ilaw nung naman nung ancient box? Wala eh. Wala akong nakita. Or wala akong narinig ng sound or whatever that is. Pero, teka, yan din yung claim ng dalawang na-encounter natin dun ah. I know. Ano may kakaiba? Nagtataka din ako. Pinagtataka ko bakit kami nang tatlong nakakarinig nun. And you know what? It's funny. Nangyari lang yung pagtunog tsaka yung pagliwanag nung binuksan ko yung ancient box. Pero nung hinawakan ko yung hiyas, nawala naman yung tunog. Tsaka yung sparkle, nawala lahat yun. Ano sabi ni Chairman? Wala. Tinanong ko na siya sa bagay na yun eh. Pero masyado siyang obvious. Obvious siyang dinidistract lang niya ako, but friend, trust me. I'm sure. Seryoso ako. Totoo yung sinasabi ko. Alam mo, kaya siguro ikaw yung pinili ni Chairman para maging leader namin, no? Is there something special about you? The anointed one. Tell me, ano pa yung special powers na meron ka? Is that a backhanded compliment? No. Kilala mo naman ako, Onyx. Madaliw sa mga ganitong bagay. And naniniwala ko sa'yo. I won't stop until I find the answers. Ako rin. Di ako titigil hanggat di ko na ililigpit ang dalawang crazy girls na naka-shootout natin kanina. Bago nila tayo mapahamak, uunahan ko sila. Yes! Woo!
hindi ko pwedeng gamitin niyang fashish mo kasi ito, oh! Oh, galing kay Arlo, yung kababata mong pogi! Arlo? Ano, nakabalik na siya galing abroad? Oo, no. Ando na sa bahay nila. Diyan sa may kabilang kanto. Naku, ikaw talaga sa rutin mo! Hmm? Di ba dati mong jowa yun? Ba't nga ba kayo na-break? Mima, it's complicated, okay? Ikaw talaga? Ay, naku. Baka mamaya maging matandang dalaga ka niyan, eh. Ay, naku. O ano, gusto mo ba paganda mo naktang fudam? Fudam? Ano ka ba, fudam? Lapang, lapyuk, lapes. Ay, naku. Dina, sapa? Taray, dina, sapa. Sosyal kami, mga. Okay na ako, Mimang. Sige na. Oh, sige. Si Lola, ano ay, na? Okay na siya. She's rest. Up! But not in peace. Sira. Wait lang, sobrang aliw ko sa kanya. Kina. Oh, eh, akala ko pa, tulog na. Eh, andito ka na eh. Time in mo na. Ako, time out ko na. Bye. Okay, sige na, Mimang. Yung gate, ha? Isara mo. Yes, yes. Okay. Lola! Lola, bakit? Bakit nagsasayaw ka dyan? Akala ko nagpapahinga ka na. Ito na. Lola, tama na yan. Higa ka na, Lola, ha? Magpahinga ka na. Oh, Lola, bakit nagsasayaw ka pa dyan mamaya? Stop na, kasi mamaya yung arthritis mo, sumumpong, kung ano mangyari sa'yo, ha, Lola? Upo ka na lang muna dyan, ha? Tama na. Papahinga ka na. Oh, yan na ba yung sinasabi ko, Lola, ha? Mag-rest na tayo, ha? Rest na tayo, Lola. Ika na. Teka, sandali. Eh, sino ka ba? Sino ka? Iris? Ikaw ba yan? Lola, si Iris Day ang hirang anak niyo po. Ako po, Lola, si Crystal po ako. Anak po ako ni Iris Day ang hirang. Crystal Posados po, Lola. Ikaw ba? Kasabay dito? Apo niyo po ako, Lola. Apo? Lidyok, may apo pala ako? Meron, Lola. Tingnan niyo naman po, oh. Tingnan niyo po yung mukha niyo, tsaka yung mukha ko, oh, di ba po? Manang-mana po sa inyo. Parehas po tayong maganda. Pero syempre, Lola, mga 1,000,000 times mas maganda ka sa akin. Lola, may ibabalita po pala ako sa inyo. Totoo pong iilaw kapag nakita ko po yung hiyas. Kasi descendant po ako ni... Teka. Naiihi ako. Ayan na, oh. Oh, okay lang, okay lang. Sorry ha. Okay lang po. Pasensya ka na. Hindi ko siya asadya. Okay lang, Lola. Lola, upo ka muna. Ako po bahala. Ako, pasensya ka na. Ako po bahala dyan. Linisin ko po yan kumaya, Lola. Lola, okay lang yan. Linisin ko yan mamaya. Ligo tayo, Lola, ha? Ligo na lang tayo, Lola, para ma-clean kita, Lola. Ligo? Ito tayo sa banyo ngayon. Ilinisin ko na lang yun mamaya. Isa na naman daw, Kingpin, ang nating pagkalina sa bus. Panyero, gone are the days na puro small time lang ang nahuhuli, di ba? At ang nakakatuwa nito, Panyera, ang sabi dito, nagpapatrol lang daw yung policewoman kanina. Nung hindi sinasadyang nakapag-bus ang sa akin, Panyera. Impressive. No? Mainam na kasi yung pagtaas ng standards ng training ng mga police recruit. Tama ka dyan, Panyero. Maganda itong ginagawa ng gobyerno natin ngayon, no? Na pinaiigting nila ang armed forces at kapulisan. Yes. At dahil doon, Panyera, yeah? Parami na ng parami ang mga kabataan na nagiging interesado na rin, no? Paano makukuha ang mas makulay, mas malinaw, at mas maganda? Aray ko! Nay, kanina ka pa! Galit ka ba? Ngayon, aaray-aray ka, ha? Tagal ko na sinasabi sa'yo, pigilan mo na kasi ang pagpupulis mo. Ang dami mo ng peklat, oh! Eh, sama talaga sa trabaho namin yon. More to come, Nay. May proper training ang anak natin. Huwag na mapraning dyan. Ayan. Kaya naman lumalakas ang loob nitong anak mo. Ikaw ang number one consentidor. Eh, ano magagawa ko? Eh, idol ako ng anak natin. Alam mo, Ernie, ikaw kasi.
kahit 1,000 pa ang sugat at peklat mo. Okay lang kasi lalaki ka. Pero ito, anak natin. Ay, naku, pangarap ko pa naman sa'yo. Maging isang beauty queen. Nangyari. Gemanin, nakikinig ka ba? Cellphone ka ng cellphone. Hindi. Sorry po, Nay. Nag-research po kasi ako. May nakilala po kasi ako kanina na babae. Sabi niya, mga descendant daw po kami ni Urduja. Guilty sila. Investigator na responde sa amin kanina. Eh kasi paano naman? Ano bang kalokohan yan, Gemalyn? Eh, na yun din naman ang unang naisip ko eh. Kaso lang, ang dami nangyaring kakaiba. Tay, ang dami nangyari talaga kakaiba. Kaya naisip ko na lang mag-research kasi, diba? Gusto kong malaman eh, na curious ako. Gemalyn, tama na yan, ha? Alam mo, ngayon, the place lang yan. Pero, paano pag sa susunod? Nay! Saan naman tatama ang bala? Juliana, mag-maintenance ka muna. Sandali, kukunin ko. Anak, sundan ko lang nanay mo, ha? Sige po, tay. Erdin! Bilisan mo! Umamatay ako sa consummation dyan sa atak mo! May alam silang dalawa. For sure. Lola, promise po talaga, hahanapin ko po yung lost jewelry ni Urduja. Urduja? Urduja? Ang budyong, narinig mo ba yun? Lola, you're back! Sana po lagi kang ganito para hindi ako nag-worry sa'yo. Ay, ako. Huwag ka na mag-worry-worry. Okay naman ako, apo. Ano nangyari sa lakad mo? Bakit ako ba yung hinas? Opo, Lola. Tsaka ano ha, umiilaw siya. Parang yung sinabi niyo. Tapos, para siyang yung golden belt dun sa painting ninyo, Lola. Galing, no? Pero may problema ako, Lola. Ano ang problema? Iba yung nakakuha ng jewel, eh. Hindi ko sila kilala eh. Pero one thing's for sure, Lola. Parang hindi sila mabubuting mga tao. Ganon? Sa bagay, marami talagang interesado sa mga hiyas na yun. Kaya gawin mo, kunin mo lahat para maprotektahan yung mga hiyas na yun. Lola, promise hanggat nabubuhay ako. Eh? Kapag nabuo mo ang mga hiyas ni Urduja, mapubuo mo rin ang pagkatao mo. Pag dumating yung tamang oras mo, eh siguradong malalaman mo rin. Basta huwag kang susuko, ha? Alam mo bang hindi magiging madali ang pagdadaanan mo? Gosh, puro cryptic naman yung mga message mo sa akin, Lola. Ano ba yan? Eh kung meron lang talaga akong kasama sa paghahanap ng mga hiyas eh. Ay, Lola! I met this girl pala. Parang feeling ko descendant din siya ni Urduja. Ganun? Mm-mm. Eh kasi, narinig din niya yung budyong, tapos nakita rin niya yung umiilaw yung hiyas. Kung totoo yung sinasabi mo, aba, special din siyang katulad ni Urduja. Diba? Tulad mo! Naaari kaya? Aaring ano, Lola? Ah, wala. Basta, gawa mo ng paraan na makita siya muli. Baka, importante siya sa iyo. Ah, baka malaki ang maitulong niya. Ah, okay la. Yung name niya ata, ano eh? Gemma? Gemma Bakulaw.
bakulaw. Bakit bakulaw? Eh, ayaw ba naman niya akong paniwalaan? Akala ko nga na magkakampi kami, tapos shucks, hindi naman pala kami magkakampi. Eh, tawagin ba naman akong baliw? O hindi ba? Lola! Grabe ka! Halika na, matulog ka na, mag-medyas ka na. Grabe to si Lola. Oh. Ako na mag-ano yan. Ito na, ako na, Lola. Ang nakakahiya oh. Naman sa iyo. Hindi na, o, sige, ikaw na. Oh. Gusto mo naman mong pala na. Kerning, sino kaya yung babaeng nakausap ni Jim? At bakit interesado siyang malaman kung ano yung connection niya kay Urduja? Matagal na natin alam na maaaring dumating ang araw na ito. Eh, paano pag nalaman ni Jem na ampun natin siya? May ano ngayon? Wala namang masama kung inampun natin siya. Saka wala namang ibang pamilyang kukuha sa kanya dahil patay ng birth mother niya at father niya. Pero may threat pa rin sa buhay niya. Erning, natatakot ako para kay Jem. Ayan ka na naman. Huwag mo muna stressin ang sarili mo. Walang masamang mangyayari. Ano kaya? Sabihin na natin kay Jem ang totoo. Ako, huwag muna. Baka lalong maging komplikado ang sitwasyon. Lalo na ngayon na gusto niya malaman kung anong koneksyon niya kay Urduja. Nagigilty ako? Ako na lang lagi kontrabida sa buhay niya? Naintindihan naman siguro ni Jem na wala kang masamang intensyon sa pagtutulog mo sa pagpupulis niya. At kahit anong paggalit ang gawin ko sa kanya, Diyos ko, hindi siya sumusuko. Pero alam mo, tama din naman na Jem ang pangalan niya. Diba? Parang brilyante. Hindi basta-basta nawawasak o nagigiba. At matigas. Matigas ang ulo. Matigas ang loob. Matigas ang paninindigan. Manang-mana sa mga nanay niya. Pero, sana hindi sumama ang loob ni Chef na naglihim tayo sa kanya. Kasi, paano kung iwan niya tayo? Erning, baka hindi ko kayanin. So, ampun pala talaga si Jem, okay. Urduja's descendants, we are destined guardians of her powerful jewelry. Kaya kapag napunta yung makiya sa mga masasamang tao, we must prepare for the worst.
sure ka makakatulog ka tonight knowing na narinig mo yung bodyong na yun at nakita mo yung mga jewelry na umiilaw-ilaw? Gising. Gising. Gumising ka! Bino-bino. Congrats, ha? Ang galing ng boss mo kahapon. Kasama ka sa may award galing kay Mayor? Oo, wala yun. Nagkataon lang na may illegal na bentahan dun sa patrol ko. Uy! Celebrate natin yan! Sama ka sa boys night out. Sige, go! Pero hindi na boys night out yun kung kasama ako. Bakit naman? One of the boys ka naman eh. Oo nga, tol. Pero pabaya pa rin ako. Sabihin na lang natin, night out para all-inclusive. Yes, ma'am! Ma'am, yes, ma'am. Isya nga pala. May balita ka na ba dun sa stadium? Hindi pa clear. Investigahan ko pa. Garcia, Sanchez. Ah, sir. Yes, sir. Sir. Panyera! Yung palang nangyaring shootout doon sa stadium. Yes. Meron palang eyewitness doon na hindi na pinangalanan sa police report, ha? Ang nagsabing puro pre-colonial artifacts daw. Yung mga nahukay! Tama, oo nga, Panyero. Mga dating pag-aari daw ng legendary warrior queen, Urduja. Ang tanong nito, Panyera, totoo ba yung sinasabi nung eyewitness? Yun diba? Ang iniisip nating lahat. Oh, ano sa palagay mo? Pero alam mo, interesting yan. Kasi history buff ako eh. Tama, di ba? Pero bakit kaya hindi pinangalanan, no? Mm-mm, yun lang. Natago nila yung eyewitness. Mm-mm. Mapapaisip ka rin talaga, no? Diba? Kinuha niya ang Facebook tsaka yung contact details ni Crystal. Yung government po, mayroon po silang nakukay ng mga bagay po ni Urduja dati. So gusto mo umaten? Ma'am, parang tinanong niyo po ako kung marunong ba ako huminga. Of course, yes! Merong isang assignment na I'm sure na hindi niyo type. Kailangan lang ng additional police patrol sa unveiling ng mga pre-colonial artifacts na pagmamayari ng legendary Queen Urduja. Alam ko na si Jem at si Crystal may kagagawa ng malaking paghihirap ng mga ulo. So ano bang plano mo kay Jem at kay Crystal? Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila. Kailangan din nilang magdusa. May patungpis doon, nakita nyo yon? Pangmalakasan. Oh my gosh. Pa-intense ng pa-intense. Halfway pa lang sa week. Oh my gosh, grabe to guys. Hindi ako nagsisisi na sinimulan ko tong mga lihim ni Urduja. Parang hanggang dulo na rin to sa mga the way, you know, the way things are going on right now in this teleserye. Sobrang napaka-interesting kasi maganda ang storyline. And pang malakasan yung mga artista, no? Ang gagandang, gagwapong, si sexy. And ang ganda ng mga fight scenes. Wala pa akong nakitang tsaka talaga dito so far. So, congrats in advance, GMA, and sa mga bumubuo ng mga lihim ni Urduja, another quality na ano talaga to, na teleserye to. So, bukas abangan natin first day. We still have 2 days before this week ends, you know. Tingnan natin kung saan patutungo to, and kung ma-maintain ba ng mga lihim ni Urduja ang intensity ng mga kaganapan dito. And I think, hindi lang ma-maintain, kundi aarangkada pa. So, yeah. There you go, guys. Thank you so much for watching this with me, and thank you so much din sa lahat na naka-appreciate ng mga reaction videos ko. Sobrang nakakatuwa, nakakataba ng puso. And bukas ulit, abangan nyo ang reaction natin. Same pa rin, same time. 8:00 ng gabi, mga lihim ni Urduja. Okay guys, bye!